nagtatanong ay ang ating minamahal na Deputy Speaker, Congressman Rodante Marcoleta. Deputy Speaker Marcoleta, you're now recognized. Salamat po, Mr. Chair. Mr. Lopez. Magandang hapon po, Kong Marcoleta. Magandang hapon po at salamat po at hanggang ngayon ay nabibigyan niyo kami ng pagkakataon. Masagot po ninyo ang ilang pang katanungan mula sa amin. Mr. Lopez, ang naiiwan pong tanong ko sa inyo bago po ako kinapos ng oras ay yung tanong na bakit naman inabot pa kayo ng 48 taon bago nyo naisipan na kumuha ng Certificate of Recognition. At sinagot po ninyo yon sa kadahilanan na gusto ninyong makakuha ng Philippine passport. Hindi po ba, Mr. Lopez? Opo. Kasi po, Mr. Lopez, pagka nga naman kayo ay nakakuha ng Philippine passport, dagdag pong kaginhawaan yun eh. Halimbawa po, kung kayo naglalakbay, halimbawa galing kayo sa Europa, uuwi kayo ng Pilipinas, doon sa return ticket po ninyo, i-require po kayo nung tinatawag na ICAO, ito po yung International Civil Aviation Organization, magkakaroon pa po ng konting alingasngas yun kung wala kayong Philippine passport eh. Sa maraming paglalakbay ninyo na inamin ninyo, kailangan nyo talaga yung Philippine passport para maiwasan itong ganitong mga alingasngas. Tama po ba yun, Mr. Lopez? Hindi ko po alam. I am not aware of the ICAO. Isa pa po dahil sa Amerikano kayo, Mr. Lopez. Pangkaraniwan po kasi pag mga Amerikano pupunta sa ating bansa, hindi po kayo nangangailangan ng visa, hindi po kagaya ng mga Pilipino, talagang sakripisyo po para mabigyan ng visa. Kayo po bilang Amerikano, pangkaraniwan po wala kayong visa eh. Kaya lang, inamin nyo nung nakaraang pagtatanong, meron kayong nakukuhang balikbayan visa. Tama po ba yun, Mr. Lopez? Hindi balikbayan visa, but balikbayan stamp on your passport. Ano po yan, Mr. Lopez? Hindi po balikbayan visa, it is a balikbayan stamp. Balikbayan yung stamp nila sa immigration. So, ini-stamp po. Ano po yung pananatili po nyo sa bansa pag umuwi kayo? Ilang araw po, ilang buwan ang nakatakda kapag ka po kayo'y minarkahan ng balikbayan stamp? Ilan po ang binibigay na araw o buwan kaya para kayo'y makapanatili sa ating bansa dahil wala po kayong Philippine passport? Ang ginagamit po niyo yung American passport. The rules of immigration has changed. I have both my Philippine passport and American passport when I go through immigration now. Mr. Lopez, nung wala pa po kayong American passport, anong Philippine passport, ang ginagamit niyo yung American passport. So pag-uwi ninyo, tatatakan po yung American passport ninyo ng balikbayan stamp. Ilan pong araw o buwan kaya ang binibigay sa inyo? I don't recall, Your Honor. Pwede po ba kayong gumamit ng parang mic? Kasi po medyo hindi po malinaw yung sagot ninyo. O kaya lumapit po kayo ng konti sa inyong laptop para po maging malinaw ang sagot ninyo, Mr. Lopez. I don't recall, Your Honor. Kasi po, pangkaraniwan, yung mga Amerikanong pumupunta sa atin, in-stamp ng balikbayan or whatever, meron pong pangkaraniwang period na binibigay. Kasi nag-aral po kayo rito, ang sabi nyo, you have practically spent your life entirely in the Philippines. Ibig ba sabihin, wala tayong nalalabag na immigration laws sapagkat nung panahon na wala pa kayong Philippine passport, ang dala nyo yung American passport. So, wala po ba kayong naging kasong overstaying? Hindi po ba kayo siningil sapagkat wala po kayong Philippine passport, Mr. Lopez? Buong buhay ninyo, sabi ninyo, nasa Pilipinas, pero ang dala-dala ninyo ay American passport. Paano po nangyari yun? I don't recall what was the duration of the stay when they were giving me a balikbayan visa. Siguro po ay sa darating na panahon, tatanungin namin ng immigration, paano po nangyari yun? Mr. Lopez, nung kayo po'y napanganak sa Boston, Massachusetts... Deputy Speaker Marcoleta, meron po tayong panauhin mula sa immigration. Gusto mo bang magtanong sa immigration? Tsaka na muna yun, kasapagkat
Mahalaga po yung pagpanahon ni Mr. Lopez, sasamantalahin ko na po ito. Please continue, Deputy Speaker. Mr. Lopez, nung kayo po ay mapanganak in Boston, Massachusetts, August 13, 1952, inireport po ba ang kapanganakan ninyo ng inyong mga magulang sa pinakamalapit na konsulada ng ating Pilipinas, ng ating bansang Pilipinas? Hindi ko po alam kung ginawa nila yan o hindi. Ano po? Hindi ko po alam kung ginawa nila yan o hindi. Kasi po ang mga Pilipino ninyo, ang mga magulang po ninyo, Mr. Lopez, hindi naman po ordinaryong mga Pilipino. Kabilang po kayo sa mga iginagalang na pamilya ng lipunan. Meron po tayong tuntunin kahit sino pong Pilipino ang mapanganak sa ibang bansa, tungkulin po nating i-report yun sa pinakamalapit na Consulate General Office, maski sa embahada ng ating bansa. Ang pinakamalapit pong embahada sa Boston, Massachusetts, ay yung embahada po ng Pilipinas sa New York. Ngayon po, palagay na po nating nakalimutan nila. Mr. Lopez, nung kayo po dumating sa inyong gustong gulang, gustong kaisipan, kahit na po huli na, pinapayagan naman po yun eh. Bakit hindi po ninyo iniulat sa pinakamalapit na konsulada ang pagkakasilang ninyo sa Amerika? Your Honor, are you talking about me after I turned 21? Nasa sa inyo po yung kung hanggang napalagay po rin. Meron po kasing mga bata na kahit na 8 taon lang, alam na po niya yung dapat niyang gawin. Merong 18, merong late bloomer. Kung 21 po ang gusto ninyo, nung kayo po'y nakarating sa gulang na 21, hindi po ba ninyo naisip na dapat iniulat po ninyo sa pinakamalapit na embahada ng ating bansa para maitala po sa ating noon ay tinatawag nating National Census and Statistics Office, na ngayon po ang tawag natin Philippine Statistics Authority. Dalawa po kasi ang importansya noon, Mr. Lopez. Unang-una, bibigyan po kayo ng birth certificate, matatala po yun. Bakit hindi po ninyo ginawa yun, Mr. Lopez? Bago po payagan ng chairman ng committee ito sumagot si Mr. Gabby Lopez, ay papalalahanan lang po si Deputy Speaker Rodante Marcoleta na naubos na po yung iyong 5 minuto. At ang susunod po na magtatanong pagkatapos po ninyo ay ang ating Vice Chairman ng Legislative Franchise na si Congressman Tony Pet Albano. At maaari po bang bago sumagot si Mr. Gabby Lopez ay matanong muna natin si Mr. Tony Pet Albano kung siya ay willing na ibigay ang kanyang oras kay Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Vice Chairman Albano. Okay. Pinagbigay alam na po ni Vice Chairman Tony Pet Albano at ni Congressman Inodi ang iyong mga dalawang kasunod na you can consume their time at meron ka pa pong panibagong 10 minuto. Mr. Marcoleta. Alam po ninyo, kung mapapansin ninyo, halos 3 lamang po kami na kumakatawan sa ibang panig ng usaping ito. Napakarami po ng mga authors ng bill para bigyan ng prangkisa ang ABS-CBN. Kung sila po ay mayroong 3 minuto bawat isa, kahit na yung 15 authors lang, 45 minutes po yun eh. Tatatlo lamang po kami. Hindi ba niyo kami bibigyan ng sapat na panahon naman? Total naman ito para sa kapakanan ng ABS-CBN. Malinawan ng ating mamamayan, Mr. Chair. Kasi po, kung puputul-putulin natin ito, ewan ko po, baka hindi na masakyan ng mga taong gustong maunawaan lahat ito, lalong-lalo po yung mga kababayan natin, Mr. Chair. Deputy Speaker Rodante Marcoleta, ulitin ko po, ibinigay na po sa iyo yung panibagong 10 minuto
ni Congressman Tony Pet Albano at ni Congressman Inudi. You may continue without any interruptions, Deputy Speaker Marcoleta. Salamat po. Mr. Lopez, ang naiiwan ko pong tanong sa inyo, una, bakit hindi po nagawang i-report ng inyong mga magulang? Meron po tayong tinatawag na form dyan eh. Ito po yung Philippine Report of Birth, na yan po ay regulasyon ng ating pamahalaan. Saan man kayong panig ng mundo na panganak, kailangan po ninyong i-report yun sapagkat kung gusto po ninyong kayo matala bilang isang Pilipino. Ngayon, nung kayo'y nasa ustong gulang na, hindi rin po ninyo in-report sa ating tanggapan sa ibang bansa. Bakit po? Your Honor, I would like to direct... Hindi ko marinig yung ano eh. Ayo Bautista, my lawyer, to respond to this particular question. Mr. Gabby Lopez, maaari po ba kayong lumapit sa inyong monitor kasi hindi po kayo masyadong maintindihan. Maraming salamat po, Mr. Gabby Lopez. How is this? Is this better? Opo, mas malakas po. Your Honor, I would like to direct my counsel to respond to this particular question from... Hindi po masasagot po ng counsel ninyo yan, Mr. Lopez. Ipagpaumanhin po ninyo. Sapagkat ang tanong ko, kayo lang pong pwedeng sumagot. Hindi po niya malalaman ang nasa isip ninyo at lalong hindi niya marirecall sapagkat nung nandun kayo sa Amerika, hindi naman po niyo siguro kasama yung abogado ninyo eh. Kayo po ang pwedeng sumagot lamang dyan. Ipagpaumanhin na po ninyo. I understand, Kumakulet, it's just a point of order that, you know, I want to clarify that only a lawyer can give his legal opinion. Mr. Gabby Lopez, ulitin po namin sa inyo, ang inyo pong counsel, legal counsel, ay pwedeng sumagot on part of ABS-CBN. Yun nga lang po, Mr. Gabby Lopez, ang katanungan po ni Deputy Speaker Marcoleta ay patungkol po sa inyong personal na buhay. At tungkol po sa personal ninyong buhay, kung hindi po ang magulang mo ang sasagot, Mr. Gabby Lopez, ikaw na po siguro ang pinakamakakaalam kung ano po yung nangyari sa iyong personal na buhay. At sa pagkakataon pong ito, Deputy Speaker Marcoleta still have the floor. Siya po ang magsasabi kung sino po ang gusto niyang tanungin at sino po ang gusto niyang sumagot. Maraming salamat po. Your Honor, I cannot recall the reason why I did not go to the Congress or the hall of to get a Philippine citizenship. I only know through my lawyers that it does not change the fact that I am a Filipino citizen, regardless of whether I actually executed these things habang bata pa rin ako. Mr. Lopez, hindi po ninyo nasasagot po ang aking tanong eh. Ano po ang dahilan bakit hindi naiulat ang inyong pagkakasilang sa Amerika? Gayong ito po ay isang tuntunin na dapat tuparin ng isang Pilipinong naipanganak sa ibang bansa. Yung magulang po, maring nakalimutan. Pwede natin silang pagpasensyahan. Eh kayo po, nakalimutan din po ba ninyo? Well, apparently I did, Your Honor, because I did not do it. Oh. Alam po ba ninyo kung bakit ko tinatanong ito, Mr. Lopez? Kasi po nung nag-apply kayo ng Philippine Certificate of Recognition noong October 3, 2000, na kung hindi po kami nagkakamali, ang Immigration Commissioner ay kasama namin po ngayon sa kapulungan ito, si Congressman Rufus Rodriguez. Kasi po, ipag mawalang galang na po, kung ako po kasi ang Commissioner ng Immigration nung panahon na yon na kayo nag-apply, ang una ko pong kukunin sa inyo ay yung birth certificate ninyo. Wala pong katumbas na halaga yon, Mr. Lopez. A birth certificate is conclusive upon all your claims to citizenship. Wala na pong iba. Ang problema po, ni-require po ba kayo ng Bureau of Immigration nung panahon na yon na mag-submit kayo ng birth certificate? Authenticated by the National Census
and Statistics Office na kung tawagin ngayon ay Philippine Statistics Authority. Hindi po kayo nag-require ng ganun eh. Ni-require po ba kayo na mag-submit kayo ng dokumento na nagpapatunay na nung kayo'y napanganak, ang pagkamamamayan o citizenship ng inyong ama ay Pilipino pa rin? It could happen, Mr. Lopez, that at the time of your birth, pwede namang mangyari na kahit Pilipino pa ang ama ninyo, anong malay natin, several years prior to your birth in 1952, maaring nagpalit kasi ng citizenship ang inyong ama. Kasi po, may balita naman na totoo, kayo na rin po ang nagbalita sa ANC, nabasa ko lang ito eh, na in 1947, ang ama po ninyo ay nag-aral sa isang military school sa Virginia. Hindi ko naman po sinabing ni-renounce niya yung kanyang Philippine citizenship. Maari lamang po. So, hindi po kayo ni-require ng Bureau of Immigration na nag-submit man lang kahit na yung passport po ng ama ninyo na noong 1952, talagang Pilipino pa siya. Nag-submit po kayo ng passport ng inyong ina, pero yung passport niya po, 1998 na, 46 years after you were born. Mr. Chair, binasa ko po yung lahat ng mga immigration papers na isnabmit nila dito sa atin, kahit na napakalabo po. Halos mabulag na po ako, pero pinag-aralan kong mabuti. Wala na isang man po, Mr. Chair, na inauthenticate po ng Philippine Statistics Authority o ng civil registrar ng ating bansa lahat ng kanilang isinabmit na dokumento. Napakadali pong nakakuha ng certificate of recognition sa pamamagitan lang po ng mga Xerox copies na isinabmit ninyo. Ganun po ba ang pagkuha ng certificate of recognition? Mr. Lopez, ang isa pong bata, o kahit na hindi bata, mag-aaral, hihingan po ng authenticated certificate of birth sa Philippine Statistics Authority. Magtatrabaho ka po, nahanap ka ng trabaho, i-require ka po ng authenticated birth certificate mula sa Philippine Statistics Authority. Ito po, kumukuha kayo ng Philippine recognition. Hindi man lang po kayo na-require ng Bureau of Immigration, ipakita po ninyo ang birth certificate. Kung ako po, ang Bureau of Immigration Commissioner nung panahon na yon, hindi ko kayo bibigyan sapagkat wala kayong ipakikita sa aking birth certificate.